Ano po na reactor na bano? Three kinds yan, mga kalinga. Tatlong uri ng paggawa ng reaction. Yung tama po ginagawang mali. Yung alam niyang tama, babalik rin niya at gagawin niyang mali. Okay po mga kalorni, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Saan man po tayong sulok ng mundo naroroon, mapagpalang araw po sa ating lahat. At syempre po, ngayong araw pong ito, araw ng Biyernes, ay gagawa po tayo ng bagong reaction video. At ang bibigyan po natin ng syempre ng bagong reaction video ay yung pong live ni Kuya Bal Santos Matubang kanina, no, na nakita naman po natin na diniscuss po niya yung mga tatlong klase ng bano na reactors, no? Natuwa ako guys kasi ito yung mga ganitong topic yung gusto ko, no? Kung napapansin niyo po, hindi naman po ako masyadong gumagawa na ng reaction video, no? For the first time po, ginawan ko po ng reaction video si Jemel, no? Pero for the longest time na nagba-viral po si Jemel, nagba-viral po yung lola ni Jemel, si Lola Ligaya, never ko po silang ginawa ng reaction video dahil unang-una ang policy ko po is pag may mga involved na po na bata, eh medyo ingat na po ako, no? Kasi natotoo lang guys, napaka-sensitive po ng inyong abang lingkod, Lorny TV, pagdating po sa mga bata, no? Para sa akin, sensitive issue yan, especially kapag minor de edad po yung mga bata, no? Kung hindi ko lang po siya gagawa ng good reaction video or yung positive reaction video, hindi na lang po ako gagawa, no? Like sa mga ginagawa ko pong mga reaction video kay Ate Maylene, no? Dahil may mga involved nga pong bata, no? Dahil si Ate Maylene po ay may 6 na anak. So, lagi po, no? Lagi po ay make sure na puro positive reaction video ang gagawin ko when it regards kay Ate Maylene kasi may mga involved na mga bata. So, this time po, nagustuhan ko po yung live ni Kuya Bal kasi nga ang kanyang topic ay yung mga tatlong klaseng bano na mga reactors, no? Which is, guys, explain po natin yan, no? Kung bakit ko nagustuhan yung topic na yun ni Kuya Bal. Pero bago po yan, syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Lorny TV, pakisubscribe po, guys. At syempre, no, ang ating founder at mentor na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlogs, Pauline Tail. At syempre, pasama na po ang buong team po ng Kalingap, no? Lahat ng Kalingap partners, Category A, Category B, Category C, mga executive, pakisama na po, guys, no? Pasupport po ang buong team Kalingap, no? Ngayon po, guys, magtutuloy-tuloy po tayo sa ating reaction video. Pero bago po yan, no, panoorin po muna natin yung video po, no, yung live po ni Kuya Bal kaninang umaga. Para po malaman po natin kung saan po natin kinukuha tong ating mga sentiments po ngayon, no. So guys, ayan, panoorin po na natin. Tapos magbigyan po natin ng magandang analysis, magandang reaction, no. Syempre, bubusisiin po natin bawat detalye, no. At at the end of our video, guys, I promise you, may matututunan po tayo dito, no? Wow! Siyempre, sabi nga ni Kuya Bal, dapat balance, no? Kung may negative, may positive, no? Siyempre, doon po tayo lagi sa positive, no? Kasi yan naman po yung gusto natin ng gawin sa channel natin, no? Magpalaganap po tayo ng pagtulong, peace, unity, at siyempre, love po. So, guys, panoorin po muna natin si Kuya Bal. Ngayon, mga kaibigan, bakit maraming bano na reactors? Bano? Tanong ko lang naman po mga kalinga. Ano? Bakit maraming bano? Maraming hindi alam ano ibig sabihin ng bano. Napaliwanag ko naman sa inyo para hindi kayo agrabyado. Pero alam niyo mga kaibigan, sa tagal-tagal natin sa social media, pero hindi nawawala ang mga bano. Yung mga bano, ha? Ibig sabihin po ng bano, mga kalingap, eh parang first time kang nakapasok sa Jollibee, tapos patingin-tingin ka, ano mayroon dito sa lugar na ito? First time nakapasok sa Jollibee, yung bano po na reactors naman sa atin, mayroon siyang 60,000 subscriber, followers. Papatulan niya yung channel. Opo, reactors din siguro na mayroong 500 or 1,000 subscriber. Ang tawag sa kanya, bano.
nag-live, inaway ka niya. Yung mga views sa live, umabot lang po ng mga 10, 20, o 30 viewers. Pinatulan niya po yung isang reactors o nag-live na vlogger o YouTuber na siya po ay nasa posisyon kung saan eh tumataas ang kanyang subscriber. Sipin mo 60,000, papatulan mo yung 1,000, 2,000, 3,000 subscriber. Ang tawag dyan sa isang YouTuber, bano. Okay guys, so yan po no, yung kanyang sinabi po ano, na parang mga tatlong klase ng mga bano na reactors, no? So, sa totoo lang po, no, tayo, magbibigay lang po tayo ng konting reaction, no? Ako, guys, nung napanood ko po itong live kanina ni Kuya Bal, sabi ko nga, silent viewer lang po ako ni Kuya Bal, minsan lang po ako mag-comment, no, sa comment section. Pero, syempre, no, actually, everyday po yan, everyday po yung live ni Kuya Bal, pinapanood po natin yan, no? Wala po tayong pinapalagpas na video ni Kuya Bal, kahit yung mga uploads video ni Kuya Bal, pinapanood po natin yan, no? Tatlo po yung cellphone natin, plus yung sa ating, syempre, sa ating PC, yung ating personal computer, plus meron po tayong laptop, plus may dalawa po tayong TV, no, na mga smart TV. Pinapanood po natin lahat yung mga video ni Kuya Bal, lahat ng Team Kalinga, pinapanood po natin yan, mga Kalinga partners, pinapanood po natin yan, no? Kasi one way or another, guys, ito po yung napakagandang support din na pwede nating ibigay sa ating mga kasamahang mga vloggers, mga Kalinga partners, no, na supportahan po yung mga channel nila, no? Kasi, natotoo lang po, no, yung hindi pag-skip ng ads, eh, napakalaking tulong na po yan, no, para kay Kuya Bal, para sa mga kasamahan po natin, mga vloggers, no, napakalaking tulong na po yan para sa kanila, no. Kung di man po tayo makaambag ng pagtulong, no, eh, yung hindi po pag-skip ng ads, eh, napakaganda po ng gawain po yan para bilang tayo as mga solid supporters po, no. So, guys, gusto ko lang pong i-emphasize doon sa sinabi ni Kuya Bal na unang klase ng bano na reactors is yung pumapatol daw, no, yung nagbabano-banoan, no, nagtatanga-tangahan, no, na yung nga sabi niya, no, guys, once na may tumira sa iyo, no, na medyo mababa pa lang yung subscribers niya, no, nag-start pa lang po siya, no, eh tapos kayo po ay nandito na kayo sa medyo mataas po, no, medyo malaki na yung subscribers niyo, na kumbaga eh na ano niyo na yung tawag doon, na-establish niyo na po, no. Na-establish niyo na po yung inyong channel, no. Malaki na yung views niyo, may malaki na kayong subscriber, nakapag-establish na kayo ng inyong mga community, no. May mga solid supporters na rin po kayo, no. Tapos may titira sa inyo na parang let's say sabihin na natin na nag-i-start pa lang po, no. Yung nga sabi ni Kuya Bal, let's say ang inyong subscribers po ay nasa 60,000 na, no, pataas. Then may tumitira po sa inyo na reactors which is nag-start pa lang, nasa 1,000 pa lang yung subscribers. Ang mga views ay mabababa pa lang po, no, live viewers, no. So guys, in reality po talaga, no, dapat talaga pag ganun, you choose your battle, no. Kung nakikita nyo naman, no, nakikita nyo naman na hindi karapat dapat patulan at katulad nga ng sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, maliit pa lang yung channel, no. So purpose, yun po yung purpose niya, yun po yung intention niya, no. Kaya po niya talaga kayo tinitira is para magpapansin. Number one, totoo po yun, sabi ni Kuya Bal. Nagpapapansin, di ba? Para pag na-mention yung channel niya, na-shoutout niya siya, meron pong titingin yan, may pupunta po sa channel niya, di ba? Makakuha siya ng 5, 10, 15 na subscribers, no? Yung sympathizer, mga tawag po dyan sa mga ganyan, sympathizer, no? Mga nakisimpatya sa kanya, no? Eh, di malaking bagay na rin po yon sa channel niya, no? Na makakuha siya ng 10, no? 10, 15, or even 20 sympathizer at mag-subscribe sa channel niya. So, diba, yun yung gustong i-emphasize dito ni Kuya Bal na sana po, no, we choose our battle, no? Katulad ako po sa channel ko po, no, even before naman po, no, talaga namang pinipili lang po namin, no, maraming mga tumitira. Pero ako, especially now, guys, especially po ngayon, sa stage po ng channel ko ngayon, katulad ng sabi ko before, minsan hindi na po ako after sa views kasi yun yung nagiging actually dilema natin, eh, no? Yung dilema po natin mga vloggers, no, especially tayo charity vloggers, pa man din po tayo, no. So kailangan
piliin po natin yung content natin, katulad na sabi ni Kuya Bal. Hindi yung como viral, hot topic, hot issue, eh, gagawa na natin ng content kaagad, no? Kahit puro negative, no? Puro negative po talaga, no? Medyo ngayon, pinipili ko na po as much as possible, ayoko po gagawa ng reaction video na medyo masyadong negatibo, no? Nakakasira ng isang tao, diba? So, mahirap po, mahirap. Actually, mahirap. Pero, nandito na po tayo sa stage natin, no? Na we have 84,000 subscribers, no? Dapat ingatan na po natin yun, no? Kasi, sa totoo lang po, guys, hindi po biro, no? Na ang channel, ang bahay mo ay mapalaki mo, no? Hindi po talaga biro. So, kung ikaw, marirealize mo yun sa sarili mo na yung hirap na dinanas mo bago ka makarating dyan sa ganyang medyo mataas na yung bahay mo, no, medyo malaki na po, eh marirealize mo na dapat hindi ka na basta-basta pumapatol, hindi ka na basta-basta gumagawa ng video reaction or reaction video na ikasisira din ng iba, no, kasi eventually magbabounce back sa'yo yan, eh. Sa totoo lang po, no, ang mga viewers po natin ngayon, especially ngayong era po na to, no, eh napakatatalino na po ng mga viewers, no. Alam nila pag nakikisawsaw ka lang sa issue, alam nila pag nakikigamit ka lang ng content ng may content, no. Alam na po nila yan, no. So ngayon talaga, I prefer na tahimik na lang ako or hindi na lang ako gagawa ng reaction video unless gustong-gusto ko pa talaga yung topic, no. Kapakipakinabang, no, may ma-i-share ka sa ating mga viewers, no. Otherwise, hindi na lang po ako gagawa. Magpapamigay na lang po tayo ng paayuda, no? Mamimigay na lang po tayo ng ating mga ginagawa every night sa ating live na namimigay po tayo ng pang-ayuda. So, ganun na lang po yung gagawin ko. And then, ito po yung pangalawang issue ni Kuya Bal sa ating mga reactors na bano. Pakipanoorin po natin, guys. Ito. Pangalawa po, mga kalinga. Pangalawa. Pangalawang bano na reactors. Yung pong reactor po na kapag gumawa ng video, reaction video po, hindi positibong bagay pinukuha, pinupuro ko rin mga negatibo. Sa alam niya, pag negatibo po mga kalinga, puro chismes, negative, diba? Content, marami daw nanunood sa kanya. Pag positibo po, konti. Ano naman yung mahirap doon? Kaya pinipili po yung mga negative, mga issue-issue. So, alam niyo po, ang isang matino na reactor ay dapat po mga positibong kunin natin. Papa good vibes. Hindi yung kunting mali lang, yun ang bitirahin, yun ang kukunin mo. Kunin mo po sana ng ganun lahat na kanina. Ibabalance po natin. May negative at mayroong positive. Kasi minsan po natapos yung video, puro okay. Negative. So, hindi maganda yon sa site po natin. So, yun po, no, guys, no, diba, kung totoosin, guys, totoo naman po si Kuya Bal, no, ito pong ating pangalawang bano na reactors po, yung puro negative, no, yung nga po yung sinasabi ko kanina, puro negative na lang, no, puro negative po, no. Minsan nakakainis na rin po manood, no, nung ganun na puro negative na lang ang sinasabi, no. Kung tutuusin yung mga ibang viewers po natin, especially mga viewers po natin na nasa abroad, they're looking for videos, no, na maaliw sila, mawawala yung homesick nila, no, na at the end of the day na pagod na pagod sila kakatrabaho, eh gusto nila makapanood naman ng mga feel good na mga video, no, na matatawa sila, diba, malilesen naman po yung kanilang pagod, no, sa pagtatrabaho, no, sa araw-araw na ginagawa po nila, nakakatrabaho sa ibang bansa, no, para masuportahan yung pamilya nila. So kailangan lang nila po talaga is yung mga kahit papaano yung mga good vibes video naman po, no, katulad ng mga syempre yung mga pinapalabas po at ina-upload po ni Kuya Bal na mga video niya, no, na nakakatuwang panoorin, guys, na yung isang tao ay nabago mo yung buhay, na yung isang tao ay natulungan mo, na yung isang tao ay walang makain pero nabigyan mo, na-providean mo ng pagkain, no, na ang isang pamilya po na naghihikahos ay na-provide mo, no, ng pangkabuhayan, no, nabago mo yung bahay, nabago mo yung buhay. So minsan yan po yung napakasarap panoorin, eh, no, hindi yung puro negative na lang, no, naninira, no, yung mga puro sita,
puro paninira, no? Like yung ang kay Lola Ligaya, no? Na parang yung matanda, parang na-trauma tuloy, no? Parang yun yung mahirap, guys, dito eh. Kasi sa totoo lang, guys, ito, ano po ito, ha? Reality po ng buhay ito, ha? Mga vulnerable po sa ating mga society po ngayon is mga matatanda at saka bata, no? Kasi ito yung mga helpless na sila, guys. They feel so helpless. Wala na silang parang, pag matanda ka na, feeling mo you're so weak na, no? You cannot decide on your own. You cannot do things on your own, no? Pag bata din, ganun din, no? Mga vulnerable po sila, no? They feel helpless. So, dapat ito po yung mga tao na hindi nyo po tinitira, hindi nyo po pinapasaringan, hindi nyo po inaatake, no? Dahil they feel helpless, no? Kung sa sarili nga nila, eh, no? Nararamdaman nila, helpless na sila. What more kapag may ibang tao pang umatake sa kanila, di ba? So, ito po yung ang reality po dito, dapat we have to be very responsible sa mga sinasabi natin, no? Maging considerate po tayo sa mga binibitawan po nating salita, especially pag tungkol po sa mga matatanda at sa mga bata, no? Ako yung po yung naging policy ko po, ano. Ako gusto ko magkaroon ako ng special na lugar sa puso ko ang mga bata at ang mga matatanda, no. So kapag ang topic is about matatanda and bata, pag-aaralan ko po muna mabuti yan kung gagawin ko po yan na reaction video or not, no. So yun lang po, let's be considerate, no. Let's be responsible in every actions at in every words na bibitawan po natin, especially pag tungkol po sa bata at sa mga matatanda. Okay? And then, syempre, pakinggan po natin yung pangatlong klase ng reactors, no? Na bano na reactors. Okay, guys, ito po, panoorin po natin. Ito po na reactor na bano. Three kinds yan, mga kalinga. Tatlong uri ng paggawa ng reaction. Yung tama po ginagawang mali. Yung alam niyang tama, babalik rin niya at gagawin niyang mali. Dangerous po yan, mga kaibigan. Papanganib po yan. Yung tama po, babaluktutin at ilalabas na mali sa kanyang video. Huwag naman po, mga kaibigan. Maawa tayo. Tatlong klase po yan, ha, mga kaibigan. Ha? Kung patol sa mga small YouTuber, sa mga small reactors, more on negative content than rather than positive content. At yung pangatlo po, yung mali, ha? Yung tama, ha? Yung tama, gustong gawing mali. Nakakalungkot po, mga kalinga. Sana naman po itong ating pong live ngayon ay magsilbing aral sa ating lahat. Sa mga reactors po dyan na walang pakundangan, na basta lang makagawa ng content, pati thumbnail ninyo, baka naman bigyan ng positibong pananaw, huwag naman masyadong brutal. Kasi po yung taong nakapanood, mga kalinga, ay apektadong maray. So, okay, guys. So, yung po, ano, okay. So, nakita naman po natin, no, yung dinidiscuss po ni Kuya Bal, no, na pangatlong klase na bano na reactors, no, which is ito daw po yung napaka-dangerous, no. Sabi nga ni Kuya Bal, sobrang dangerous daw po itong tatlong klase ng reactors na to, no, na bano na reactors. Kasi ito daw po yung mali ginagawang tama, no. Ito po yung parang ano na to. Pag kumbaga sa ano, kumbaga sa laro po, ayun, no? Ito na yung sinasabi nilang cheater, no. Ito na yung mga madadaya, no, na yung alam na nilang mali eh ginagawa pang tama, no. Dito wala ka na pong ipapanalo diyan, no. So ang pinakamahirap po talagang katunggali yung mga ganyan po nga, yung mali eh ginagawang tama, pinapaniwala nila yung sarili nila na ang kanilang ginagawa ay tama. Yan po yung napakahirap po, no, na sitwasyon, no. At sabi nga ni Kuya Bale, ito po yung napaka-delikado, no, na bano na reactors, yung mga ganitong klaseng reactors na ang mali ay ginagawang tama, no. Wala na po akong masyadong masasabi doon dahil yung mali nga ginagawa niya ng tama, eh. So kahit anong sabihin niyo po diyan, eh ang pananaw po niya ay tama po siya, wala po tayong magagawa diyan, wala po tayong laban sa mga ganyang klaseng tao
na ang paninindigan po nila ay yung mali, no? Na hindi na po nila nire-recognize kung ano po ang tama at mali, no? Ang sa kanila po, ang ginagawa po nila lagi is tama. So, yan po ang napakahirap po na sitwasyon, no? So, yun nga, no? Sabi nga ni Kuya Bal, syempre, ang reactors po, ang banong reactors ay tatlong klase, no? Yung nga pong banong reactors na nagbubuhan, na pumapatol po sa mga reactors na maliliit ang YouTube channel, no? Sabi nga ni Kuya Bal, gamitin ang utak, no? You choose your battle, guys, no? You choose your battle. Hindi naman ko mo tinira ka, eh, hindi mo na makikita yung reason behind that, no? Na talagang papatulan mo na rin, no? Kahit na nandito ka na, tapos nandito lang po siya, hindi naman po tayo nagmamaliit dito. Pero sabi nga nila, sa laro ng social media, dapat po gagamitin po talaga yung utak, no? Kasi meron po talagang mga ganyang klaseng mga tao na gagawa ng gulo, gagawa ng ingay para mapansin, no? So, yun po yung pakakaingatan po natin, especially kung malaki na po yung channel nyo, no? Ingatan nyo po yung channel nyo kasi sa totoo lang, guys, ang pagtaas po naman ng bahay po ng isang vlogger, eh, hindi po basta-basta yan, no? Hindi naman po basta-basta yan, overnight, eh, lumaki yung channel mo, lumaki yung bahay mo, no? Talagang tinrabaho nyo po yan, alam ko po yan, dahil na-experience ko po yan, na-experience po namin yan, na talagang napakahirap po, no? Especially nung bago-bago kami, na talagang wala po tayong nasasandalan ng mga big YouTuber. Kaya tayo po, napakalaking pasasalamat po tayo na nandyan po ang isang Kuya Bal Santos Matubang na pilit po tayong pinalaki, no? Na pilit pong inangat yung channel po natin, no? Na kasi wala pong ibang gumagawa dyan, eh. Wala pong ibang gumagawa niyan ng mga big YouTuber, guys. Maniwala po kayo, si Kuya Bal Santos lang po ang gumagawa niyan na hindi nagpapabayad, no? Na libre ka pa lahat, pumunta ka ng diet, no? Libre pagkain, libre tulugan, libre bahay, libre lahat. Siya lang po ang gumagawa niyan, tapos iaangat pa niya yung channel niyo, no? Palalakihin pa niya yung bahay niyo. So siya lang po yan, kaya dapat, no? Bigyan po natin ng paggalang at pagrespeto po si Kuya Bal, no? Dahil siya lang po ang nag-iisang big YouTuber na gumagawa niyan sa ating mga small YouTuber. Okay? So, yun lang po, guys, no? Kaya sana tayo, no? Pakinggan po natin yung ating mentor, no? Kasi sabi nga nila, ang isang tatay daw po bilang tayo itinatanong natin na tatay si Kuya Bal Santos sa ating community, no? Sa Kalingap, no? Sa Team Kalingap, no? Bilang tayo po yung mga Kalingap partners, no? Ang magulang po ay hindi po yan gagawa na ikasasama ng kanilang mga anak, no? So tayo, kumbaga tayo po ay ino-oversee po tayo ni Kuya Bal, no? Ino-oversee niya lahat tayo, no? Imagine niyo, guys, sa dami ng vloggers na miyembro ng Kalingap, no? Ng Team Kalingap, eh, iniisa-isa po niya yan, no? Tinitignan po niya yung mga channel natin, kung lumalaki ba, anong nangyayari, no? Anong klase yung kino-content mo, no? Sa kanya mismo nang galing, no? Hindi daw puro parinigan lang, no? Dapat naman din kahit papano may sense po, no? So siguro, ako po, ang opinion ko po dito sa mga ganun pong klase ng reactors, no? Hindi ko po in-exempt, no? Hindi ko po in-exempt yung sarili ko dyan. Hindi ko po in-exempt yung channel ko dyan. May mga point din, no? May mga point si Kuya Bal na inaamin ko, nadaanan ko po yan, no? Inaamin ko, na-experience ko yun, no? Pero ang kabutihan po dito at ang ngayon po ang aking may pagmamalaki po ay na-realize po natin yan, no? At the same time, binabago na po natin yan, no? So, yun po yun, eh. Dapat ma-realize natin yung pagkakamali natin, ma-realize natin yung mga mali nating nagawa. And then, i-prove po, no? I-prove po natin na we can change, no? Na we are a working process, no? Na eventually, inaayos mo at gaganda rin yung channel mo. Kaya ako, guys, sabi ko nga, no? For my past live, no? Every night po nagla-live tayo at nagpapamigay po tayo ng pang-ayuda sa ating mga solid supporters, no? Something to give back, no? Na especially this coming Christmas season, no? Meron ba lang silang mapambili ng kanilang pang Noche Buena, no? Ako lagi ko pong sinasabi sa live natin, no? Na at this point of time na ito pong ating channel, eh, hindi ko naman po masasabing napakalaki na, no? Kaya nga kagabi sabi ko, hindi po natin maalis na minsan bumababa po talaga yung subscribers natin, no? May mga factors po kasi yan, eh, no? Siguro ang pinaka plain and simple explanation is totoo, may mga nag-unsubscribe, no? Or one thing din, no, si YouTube kasi pag hindi na masyadong active yung mga subscribers mo, no? Like yung mga may iba kasi na talagang super active, no, yung mga subscribers mo, no?
So yun po, nagiging cost din po yun ng pagbaba ng subscribers mo. At yung isa pa nga po ay yung may mga hindi nakakapanood ng live. Sabi nila yung nga po, no, pag may mga spam, no, na-unsubscribe talaga, tapos nag-ghost ka, parang hindi ka nakikita yung channel mo. No? So may mga factors po yan. So ngayon po, tayo ako sa Lorny TV. Gusto ko lang po magpasalamat kay Kuya Bal kasi no, nakikita lang po dito kung gano'n pa rin po tayo ka-importante kay Kuya Bal. No? Pinapakita niya lang po sa live niya po ngayon kung gano'n pa rin po niya tayo ka-importante, no? Kung gano'n pa rin ka-importante yung mga Kalinga partners sa kanya. No? Kasi otherwise, wala na po siyang pakialam. Hindi niya na po sasabihin yan, hindi na po siya magme-mentoring, hindi na po siya magla-live, no? Para sabihin na please lang, ayusin niyo yung mga channel niyo, ayusin niyo yung mga ginagawa niyo, ito yung mga dapat niyong gawin. Ganyan, i-balance nyo. Kung may negative, dapat may positive, no? Hindi na po siya mag-e-effort ng ganyan sa atin, no, guys? Kasi nga, Kuya Bal Santos na yan, eh, no? Ano pa ba pakialam nila sa atin kung tutuusin? Ano pa ba pakialam niya sa atin, no? Kung tutuusin? Pero, di ba, no? Ginagawan pa rin niya ng paraan. Binibigyan niya pa rin tayo ng panahon, no? So, sana sa ating mga Kalinga partners at mga reactors at mga charity vloggers po, no? Sa ating lahat po, eh. Bigyan po natin ng pagpapahalaga lahat po ng sinasabi ni Kuya Bal, no? Aralin din po natin, no? Aralin din po natin para din naman sa atin to, hindi lang naman po to para kay Kuya Bal, no? Para din sa ikagaganda po ng buong team Kalingap, no? Siyempre, si Kuya Bal, eh, yun lang naman din yung after niya, no? Na maayos, no? Kung may nag-aaway, maayos. Kung may gusot, planchahin, no? Yun lang po talaga ang after po niya. At ako po sa Lorny TV, nakikiayon po tayo dyan kay Kuya Bal, no? Ang sabi nga natin, let's spread unity, love, and syempre, diba? Syempre, diba? Ano lang tayo? Magtulungan po. Okay, hanggang dito na lang po. God bless everyone. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please subscribe po, Lorny TV po. Thank you so much po, everyone. Spread love po. Lagi po natin sinasabi yan. Love, love lang po. Thank you and bye-bye po. God bless everyone. Bye-bye. Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapaindap. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos, Matubang, Ate Edna, Kalinga.